sa buong bansa nga. Ito ang nangungunang pampublikong sasakyan na umaabot sa mahigit 4 milyon ang bilang. Dito nga sa bayan ng Bangar sa La Union, may kakaibang paandar ang mga tricycle. Ang kotse at tricycle tila nag-transform at naging kotsikel. Ang nasa likod ng ideyang ito, ang mekaniko at pintor na si Lindon. Ang unang ano lang namin nun, dapat ordinary lang, pang-service lang namin dito, tsaka pang-hatid-hatid ko lang dun sa mga anak ko pang-school. Paglaruan lang namin na, no, ba't di tayo gumawa ng mas kakaiba? Parang kotse na lang itsura, ako dun sa kasama ko. Sa unang tingin nga, mistulang maliit na kotse ito. Mula sa mga ilaw, gulo, at upuan. Natapos na namin, napinturahan ko na. Yung nilabas na namin, nagagandaan sila kasi tapos nakita nila parang kotse raw yung itsura niya. Doon na kami nag-umpisa na gumawa pa tayo ng mas marami pang ganito. Una raw siyang bumuo nito taong 2014 at mula noon, ilan na rin daw ang nagpagawa sa kanya ng kotsikel. Karaniwang inaabot daw siya ng isang buwan sa pagbuo nito. Yun nga lang, dahil pandalawahan lang ang kotsikel, hindi raw ito angkop pamasada. Mas nagagamit ito bilang private service. Pero nang araw na yon, kinontrata muna namin si Lindon na ipasada ang kanyang kotsikel. Nag-enjoy kaya ang mga baget sa kanilang kotsikel special trip? Parang nasa kotse po talaga. Parang kakaiba kaysa sa mga common na nasasakyan naming tricycle. Parang hindi siya pangkaraniwang tricycle lang. Si Cesar may level up tricycle din na susubukan. Narito tayo ngayon sa Manila Bay, hindi para manood ng sunset o mamasyal dito sa lugar na to, kundi para alamin ang pinakabagong transport vehicle. Ang tawag dito ay Salamander Amphibious Tricycle na ipinakilala noong 2014 dito sa Metro Manila. Alamin natin. Ang tricycle na ito, dinisenyo ng car designer na si Atoy Liave noong 2014. Salamander na yun, ginawa namin talaga yan para makatulong sa mga, especially sa mga tao na binabaha or just in case na mayroong bagyo or anytime na mayroong emergency, pwede siya magamit. Ganyan ba dating yan? Dalawa pwede magmaneho o isa lang? Isa lang. Eh, ba't ganyan yung dating? Ba't ang lalayo? Clutch. Asan yung gas? Then, gas. Ito. Then, ito. Brake. Hindi, dito muna tayo. Parang di siya mukhang tricycle. Aria! Yung dating niya sa akin, nung nakasakay ako, bali dumadaan kami sa semento, para lang siyang habal-habal na medyo safe dahil nasa loob ka ng enclosure eh. But wait, there's more! Pwede ba ito sa tubig? Yes. Seryoso ka? Pwede, pwede. Ang tricycle na ito, hindi raw dapat matakot sa baha. Pwede raw kasi itong ibiyahe sa tubig. Kaya nga, ang tawag dito, Salamander Amphibious Tricycle. Nako, parang biglang na-excite na kinakabahan si Cesar. Eto na! Parang Titanic ang dating, ha? Ang galing! Nang makalusong sa tubig, ako na mismo ang sumubok na magmaneho nito. Hindi pa pwede dito. Aba, Cesar, at nakuha pang mag-exhibition. Yeah! O ayan, nabalahaw katuloy. Ang sarap niyang ibiyahe kasi meron mo pwede ka umikot-ikot, tapos pwedeng no hands, pwedeng ka mag-exhibition. Tingin ko magagamit ito lalo na sa mga bahang area sa Metro Manila. Eh napakarami pa naman nun, di ba?